Lahat. Amen. At magandang gabi po sa ating lahat. Muli po akong nag-iimbita sa ating pong prayer meeting sa gabing ito. Hallelujah. Nawa po ay amen. Nakahanda ang ating pong pagkakataon na ibigay sa Panginoon sa ating pong mga amen panalangin na nais po nating idulog sa Diyos. Sa gabi pong ito ay muli pong nagbibigay ang Diyos ng hindi lang opportunity but a privilege, hallelujah, that we can call boldly in the name of Jesus sa gabi pong ito, mga kapatid. At pagpaumanhin ninyo po kung tayo po ay, hallelujah, hindi makapagbukas o hindi makapagpabungad ng ating awitan sapagkat ang ating pong mang-aawit ay masama ang pakiramdam. Amen. Ngunit sa gabing ito, mga kapatid, what is more important ay nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Praise God. At sa gabing ito ay may kalayaan tayong idulog anuman ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ay narito po ang pagkakataon upang tayo po ay, hallelujah, tumawag sa ating Panginoon. At ang sabi nga po ng pangako ng salita niya, tayo lang ay tumawag sa Kanya. Let us call upon Him. At tayo sasagutin niya at magpapakita pa siya ng mga kamangha-manghang bagay. At sa gabing ito, hindi tayo saklaw ng anumang programa, hindi tayo saklaw ng anumang anuman makapatid na kagamitan o amen, anuman makapatid na hallelujah, pagkakataon na nasa gabing ito ay magiging sagabal para po sa ating pagdulog sa Panginoon. Ito po'y walang hadlang sapagkat ang ating po paglapit, amen, ay sa kalayaan po ng presensya ng ating Panginoon. To God be all the glory at nawa po ay habang ako po ay nanawagan sa bawat isa ay umpisahan na po nating mag-online through Zoom sa ating pong prayer meeting sa gabing ito at nalalaman ko na kung panalangin po ang pag-uusapan di tayo maubusan ng kahilingan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Okay. Hallelujah. At sa gabing ito, yung po ang ating bigyan ng pagpapahalaga. Ano man ang ating mga kahilingan ayon sa, amen, kondisyon at kaayusan ng ating mga puso, ang Panginoon po ay makikinig at ang Panginoon po ay sasagot at aabot sa ating mga pangangailangan. Huwag nating bigyan ng limitasyon ng pagkilos ng Panginoon sapagkat ang Panginoon po, mga kapatid, handang kumilos, hallelujah, kung ang kalayaan ay pagkakaloob natin, hindi po depende sa sitwasyon o anumang bagay na atin pong pangkaraniwang ginagawa kung hindi ang Panginoon po ay, hallelujah, hindi maiksi ang kanyang kamay upang abutin tayo sa lahat po ng ating pangangailangan. Muli po ay narito po si ang inyong pastor upang mamagitan po bilang itinakda ng Diyos, itinalaga ng Diyos na saserdote na namamagitan po para po sa kanyang mga sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Amen. At sa gabing ito, mga kapatid, ay ito po ang ating samantalahing pagkakataon na makiisa. Makiisa tayo sa ministeryo ng panalangin sapagkat malaki po ang pagpapalang dadalhin sa atin ng panalangin. Praise God. Hallelujah. And by this time, tayo po muna ay magbukas ng isang opening prayer sa pagkakataong ito. Hallelujah. Ay maglaan po tayo ng amen, ng taus-pusong paglapit sa Diyos. Praise God. At nais ng Panginoon na tayo po ay maging intercessors or a mediator before God and men. Hallelujah. Ang tagapamagitan po sa kanyang mga anak at sa bayan, mga kapatid. Ito po ang ating purpose sa gabi nito. This is a prayer meeting and our meeting is not just for an ordinary conference or ordinary meeting, but our meeting, hallelujah, is with the Lord. Ang ating pong pagsasama-sama ay kasama ang ating Panginoon. Napakikinggan natin ang agenda ng Diyos, napakikinggan natin ang, hallelujah, nais ng Panginoon na ilathalang kanyang purpose sa bawat isa sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, ay atin pong maririnig ang kanya pong layunin, ang kanyang magkaroon, mga kapatid, ng, hallelujah, ng plano ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita niya. By this time, I would like to request someone to pray. Hallelujah. Hilingin ko po si Sister Shane na buksan tayo sa isang panalangin. Let us all pray, mga kapatid. Hallelujah.
Praise God. Ala pa po ba, Sister Shane? Praise the Lord. Praise God. Kung wala pa po, Sister Shane, kaya po bang manalangin ni Brother Diloy? Kahit maigsi lang. Okay. Parang hindi niya yata ako naririnig, mga kapatid. Ayan na po. Okay. Brother Diloy, kaya bang manalangin? Opo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoong Isus, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa gabing ito sa muli na pagkakataon na ipinagloob na sa bawat isa. Dakilang Diyos, Panginoon, paunahan mo Lord God ng iyong gawain sa gabing ito. Maging Lord God na ito ay muli na at karagdagang kaalaman ng bawat isa sa amin, Lord God. Paunahan mo Lord God at patuloy na kumilos sa bawat tahanan namin. O God, hallelujah, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa patuloy Lord God na binibigay mong kalakasan sa buhay. Sa mga biyaya at pagpapala mo sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoong Yesus, sa gabing ito. Kung ano man ang iyong dalang mensahe, kung ano man, Lord, ito ay katang-katong. Dapat alam namin, Lord, niya, ito ay magiging kalakasan naman ang aming mga kaluluwa. Dakilang Diyos, gabing ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tinataas namin, Lord, ang dakilang pangalan, Jesus, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, gusto ko lang magkaroon ng assurance kung tayo po talaga ay naka-online sa gabing ito. Pwede po ba natin buksan ang ating mga audio? Amen. Para makita ko po kayo sa ating pong monitor. Ayan. Good evening po, Sister Sylvia. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, Brother Diloy, Sister Rosanna, magandang gabi, Sister Julie. Ayan po, nakikita ko na po ang inyo pong mga magagandang mukha. Hallelujah. Praise the Lord. Parang tumaba na si Brother Diloy. Tumaba na siya. Sister Julie, huwag ka na magtanong, mataba ka pa rin. Joke lang. Praise God. Amen. Medyo po, Pastor, medyo hinihingal-hingal pa ho pagka mahaba-haba salita. Okay. Praise God. At tayo nagagala kasama natin si Sister Sylvia all the way to Manila. Siya po ay nasa Mandaluyong. Amen. Ngunit siya po ay naka-online sa atin sa gabing ito upang makiisa sa atin pong prayer meeting. Praise God. Mga kapatid, pakibuksan nga po ang ating audio. Sige po, Sister Grace. Abanggitin ko mga pangalan niyo. Sige. Okay, please open your audio-video. Video. Ayan, Sister Grace, Sister Tina, magandang gabi. Ayan, Sister Tina, all the way from Italy. Kasama natin. Hallelujah. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Dapat raw lagi magandang umaga kahit gabi, kaya para fresh, diba? Para fresh yung ating araw. Ayan, Sister Shane, hallelujah. Alam nyo po, mga kapatid, ang pagtitipong ito ay napakahalaga sapagkat ito po ay oras na ginawa ng Panginoon na siya kasama natin sa atin pong pakikipag-usap sa bawat isa. Hallelujah. Alam ko po na meron kayong concern o meron kayong anuman na nais ilapit sa Diyos. Hallelujah. At napaka-importante po na maintindihan natin na ang bawat isa po ay mahalaga sa bawat isa. Yan, mahalaga po kayo sa akin, mahalaga po ako sa inyo. Amen. Dahil ang atin pong mga panalangin ay bibigkisin ng Panginoon upang lalo pong maging makapangyarihan. At ito po ay abutin at sagutin ng Panginoon sa ating pagkakaisa. Kaya we are emphasizing atin pong binibigyan ng diin at halaga ang prayer meeting na ito. It's all about prayer, but when we bond together with on our prayers, it will become more effective. Diba? Lalo po itong magiging epektibo
kapag ka talagang inilalagay natin yung isa sa atin, bawat isa sa atin, na kailangan mo siya at kailangan kanya. Diba? Parang ganun, mga kapatid. Kailangan mo ang kapatid mo, kailangan ka ng kapatid mo. Wala po ditong nagpapa-importante, wala po ditong nag-aangkin na prayerful, kundi ang lahat po tayo ay hallelujah sa Panginoon, lalapit na sama-sama. Kaya nga po prayer meeting. Hallelujah. At naniniwala ako na may gagawin po ang Panginoon. Amen. God will do something. Amen. Sa atin pong prayer meeting, sapagkat hindi po ito mawawala ng saysay. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Kapag ibinigay mo ang oras na ito sa Panginoon, tandaan mo ang Diyos, mga kapatid, ay hallelujah, may ganting kasagutan, o ganting gana, sa atin pong ginawa. Praise God. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa gabing ito na alam ko na meron po tayong mga inimbak na panalangin. Hallelujah. Na atin pong nais na idulog sa Panginoon. Ano man, mga kapatid, kung ano man yung concern mo sa gabing ito, naniniwala ako na kung tayo sama-samang lalapit sa Panginoon, hallelujah, tayo po ay maghahayag at mag-aalay sa harapan ng dulang ng Panginoon. We say dulang, the table of God. Hallelujah, na atin pong iahain ang ating bawat panalangin. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, mga kapatid, sa sandaling ito, at ibigay lang natin ang atin pong oras sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Let us just give our time, our mga kapatid, our whole heart na makinig ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos po ay may inilaan sa atin na hallelujah, na pangako sa gabing ito. At nais ko lang po na humingi sa inyo ng prayer request. Yeah. Sino po sa inyo ang may prayer request? Okay. Anybody who can share? Praise the Lord. Sister Grace? Isama natin si Nay Pastor sa panalangin. Mm-hmm. Kumusta na siya? Kumusta na ang lola? Ang ulo, Pastor, ang buwan ng ulo. Ang Pastor, ang kanyang dinadaing na masakit ang ulo. Ay, ano ba, Sister Grace? Ang tawag dito, pinireksyon niyo ba siya? Tinignan niyo ba? Normal naman, Pastor. Oo. Wala naman lagnat, walang sipon, walang ubo. Yung ulo lang ang dinadaing, Pastor, at saka kasukasuan isang araw. Pero ngayon ay ulo lang ang talagang napakasakit daw, Pastor. Okay, sama po natin sa prayer si Lola Tess, ang nanay po ni Sister Grace. Hallelujah, na idampi ng Panginoon ang kanyang kamay at ang kagalingan po ay hallelujah, magtagumpay sa kanyang katawan, mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang ating isang panalangin. Amen. Na atin pong dadalhin sa Panginoon. Meron pa po ba? Sister Sylvia? Sige po, Brother Deloy. Pastor, yung complete healing po, Brother Deloy. Okay. Complete healing kay Brother Deloy. Salamat po. Okay. Complete Pastor, healing po. Pastor. Po. Sir Shane? Si Vic po, Pastor. Masakit okay. Din po kasi yung ulo tsaka yung katawan. Okay. Hello, Bip Bip. Hello po, Lolo Pastor. Hello. Good evening po. Good evening. Okay, so yan po, si Brother Mr. Shane ay isama natin po sa panalangin si Brother Vic, kanya pong husband. Amen. Si Vic? Pastor. Si Brother Vic. Okay, yan ang. Amen. Okay. Hallelujah. Sister Sylvia, meron po ba tayong prayer request? Sister Tina? Yan. Yun na pa po. Sister ipag-pray Tina. Po na kung kalooban po ng Panginoon na magkaroon po ng sasakyan. Magkaroon po na? Magkaroon po kami ng sasakyan. Okay. Magkakaroon na kayo ng sasakyan. Okay. God bless you, Sister Tina.
Sister Sylvia. Medyo nagpuputol-putol ang connection niyo, Sister Sylvia. Nawawala. Tayo kaya mahina? Hindi naman. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at ako po ay magbabahagi ng ilang amen, ilang mga kaalaman sa salita ng Diyos na atin pong mapanghahawakan para po tayo ay lubos na magkaroon ng hallelujah, ng amen, ng tag dito, nilalaman sa atin pong prayer request, sa atin pong mga panalangin. Okay, buksan po natin ating Bible in the book of Matthew 6:19. Okay. Matthew 6:19 to 21. Mateo 6:19 hanggang 21. Meron po kayong Biblia ay samahan niyo po akong magbasa nito sa aklat ng Mateo 6:19. Sabi po, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang. At do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Sa 21 po, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Yan. Hallelujah. Isa pa po sa Ephesians 3, Efeso 3:8. Sa 3 ng talata at sa 3 na kapitulo at sa talatang 8, mga kapatid. Amen. Sabi po sa 8 ng chapter 3 ng Ephesians, sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Okay. Pag sinabi pong hindi malirip ay hindi maubos. Yan, hindi maubos. Meron palang kayamanan ng Diyos na hindi mauubos at masisira. Praise God. Amen. Sa verse 20, jump tayo sa verse 20 ng chapter 3, the same chapter of Ephesians. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, na higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, kung meron man na pinagmumula ng bukal ng pagpapala, alam natin kung sino yon ang ating Panginoon. Lubhang sagana, siya daw ang gumawa ng lubhang sagana na higit sa lahat ng ating hinihingi. Yan, tayo po ay palahingi. Diba? Palahingi tayo na lagi tayong naghahangad ng blessing ni Lord. Kaya kung tatanungin tayo palagi, sino po rito ang gustong blessing, ay mauna pa tayong tumas ng kamay. Praise God. Sapagkat, hallelujah, ang Diyos po ang gumagawa ng lubhang sagana. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng bukal ng pagpapala. Hallelujah. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ito daw alinsunod sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Pag sinabi natin alinsunod sa kapangyarihang gumagawa sa atin, kung gaano kalakas ang Diyos sa buhay mo, ganun ka magiging kalakas sa Kanya. Pag sinabing kalakas ang Panginoon sa iyo ay kung paano mo sinusunod ang kalooban niya, kung paano ka nagiging tapat, kung paano ka talagang bukal o devoted sa Panginoon, ang Diyos ay ganun din ang magiging bahagi sa iyo. Siya ay magiging malayang sagana sa lahat mga kapatid ng pagpapalang nais natin. Sa gabi pong ito ay nais kong pamagatan ang atin pong pag-uusapan. Ito po ang agenda ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na programa ng Panginoon sa gabing ito na atin pong hallelujah, pagsasaluhan. Sapagkat napaka-importante po na ating malaman, hallelujah, kung paano tayo tamang mag-impok. Diba? Kung paano tayo tamang magtipid. Diba? Marunong ka magtipid? O ikaw ay antag doon yung waldas. Diba? Ikaw ba ay matipid? Ikaw ba ay
tama sa paggamit ng iyong mga kayamanan o mga tinatangkilik, o ikaw ba ay bulagsa, o ikaw ay katulad noong alibugang anak na kanyang ang kayamanan ay nilustay sa walang kapararakan. At sa gabing ito ay atin pong pag-usapan ang amin ang mensahe ng Panginoon nagsasabing eternal investment. Eternal investment. O walang hanggang pag-iimpok. O pag-iimpok sa walang hanggan. Hallelujah. Praise God. Amen. At ang tao po, mga kapatid, ay kumpara po sa kapakinabangan, ang kanyang ginagawa ay handang magsakripisyo. Diba? Yan po, ganyan po ang tao. Alam natin kung paano po tayo magsikap sa buhay. Dahil sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Diba? Hallelujah. At dito po ay binagit sa atin, huwag tayo daw mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa na maraming tanga at kalawang na sumisira. Kundi mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit na hindi kayang sirain at hindi kayang nakawin ni naman sa iyo. Praise God. Yun po yung walang hanggang pag-iimpok o walang hanggan, mga kapatid, investment. People will sacrifice. Ang tao po ay talagang handang magtiis, handa pong magsakripisyo kumpara po, mga kapatid, sa kanyang kinabukasan. Amen. At alam naman natin si Judas. Amen. Si Judas po, mga kapatid, ay nagkamali sa kanyang pinili sapagkat mas pinili niya ang magtaksil sa Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak. Amen. Mas pinili niya ang 30 pirasong pilak kaysa walang hanggan na kanya pong hallelujah, matatamo sa Panginoon. Kaya nangyari sa kanya, ang naging kanyang bunga ay kamatayan. Praise God, ang naging kanyang hantungan ay kamatayan. At pinagpalit niya ang Panginoon sa 30 pirasong pilak at yan po ang nagagawa ng tinatawag na amen, pag-iimpok na ayon sa kayamanan dito sa lupa. Kasi po marami pong nahihibang at maraming nalilinlang dahil po mga kapatid sa kayamanang akala nila ay panghabang buhay dito sa lupa. Kaya may sinabi po mga kapatid ang 1 Timothy chapter 6 verse 10 na tayo daw mga kapatid ay sabi doon ay huwag tayong maging maibigin sa salapi. Diba? Love not, mga kapatid, sabi doon ay the love of money is the root of all evil. Diba? The love of money is the root of all evil. When we say love of money, ay talagang walang una sa buhay mo kundi ang pananalapi. Kung masasabi mukha kang pera, ay sadyang mukhang pera. Amen. Pero ang pera po ay hindi masama. Ang binanggit doon, ang pag-ibig dito ay nakasasama. Pag ang pera na, mga kapatid, ang ating pong pinanahan sa ating mga puso ay maaari po itong magbigay sa atin ng kapahamakan. Hindi po ito, mga kapatid, ang kayamanan, amen, na dapat po nating impukin. Diba? Hindi natin dapat ito, mga kapatid, lubos na, hallelujah, lubos, mga kapatid, na dibdibin. Hallelujah, sapagkat ang Panginoon, amen, tayo po ay masigit na binibigyan ng buhay na masagana. Praise God. Masigit tayo mga kapatid na pinagpapala ng Diyos. Hallelujah na wala kang sakit, wala kang karamdaman. Amen. You are physically well. Hallelujah. You are physically mga kapatid in good condition. But when it comes mga kapatid, kapag dumating na po, hallelujah, ang pag-ibig sa anumang material na bagay, wala na po mga kapatid na direksyon ng ating kaisipan. Basta makuha lang natin mga kapatid at atin lang mga kapatid masunod ang gusto natin kaysa mga kapatid tayo ay wala nang amen, wala nang pagkukunan sa susunod na araw, tayo po'y nawawala ng kaunawaan sa mga ganitong bagay. Kaya ang mayroon pong sinabi sa Bible, sa aklat po ng Proverbs 11:4, ang sabi po, riches profit not in the day of wrath. Ang kayamanan daw hindi napapakinabangan sa araw ng kagalitan. Ayan, kasamaan mga kapatid. Walang pakinabang ang amen, ang mga kayamanan walang kabuluhan sa araw ng kapuotan o sa kaarawan ng puot. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Sabi po ng Proverbs 11 verse 4.
Kaya tayo po'y tinatagubilinan na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na maraming tanga at kalawang na sisira. Kundi mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit na hindi kayang sirain ng tanga at kalawang. Sapagkat yun po'y walang hanggan. Amen. Yun po mga kapatid ay hindi uncorruptible. Pag sinabing uncorruptible, kailanman ito po hindi masisira at mawawasak. Pero ang kayamanan dito sa lupa, pag ating ibinaling ating mga puso, maaari pong tayo mapahama. Kaya sa gabing ito, unang-una, itong eternal investment ay tinawag pong ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Mabuti po ba ang Diyos? Tas natin ang kamay ko, naniwala tayong mabuti ang Diyos. Praise God. Mabuti ang Diyos, napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, God is good all the time and all the time God is good. Diba? Hindi po porke tayo ay dumadaan sa mga kagipitan at karamdaman, hindi na mabuti ang Diyos. Tandaan niyo po, hindi po nababawasan ang kabutihan ng Panginoon. Siya po'y mananatiling tapat kailan-kailan pa man. Hallelujah. Ang Panginoon po ay mayaman sa kanyang kabutihan. How God the Lord has been good to us. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Binigyan tayo ng buhay at tayo po pinagtitiwalaan niya ng kanyang mga pagpapala. Amen. Yung po ang ating panalangin sa Panginoon, huwag puro hingi. Sabihin natin, Lord, pagtiwalaan mo ang puso ko ng iyong mga pagpapala. Ganun po tayo dapat manalangin. Lord, make my heart a good steward of your manifold blessings. Hallelujah. Ang iyong di malirip na kayamanan, Panginoon, ayon sa ipinasya ng aking puso, huwag mong hayaang madaya nito, kundi makita mo ang katotohanan na kami ay mabuting katiwala. Hindi katiwaldas. Amen. Hindi katiwaldas, mga kapatid. He has proven eternal life to us, mga kapatid, so that we can be, mga kapatid, saved from the damnation of hell. Pinatunayan ng ating Panginoon ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan, sa pagkakaloob niya ng buhay na walang hanggan sa atin. Amen. Hindi niya po inalintan ang kamatayan, ang krus. Hindi niya inalintan, mga kapatid, ang parusa. Hindi niya inalintan ang kamatayan. Siya po, mga kapatid, ay tinanggap ito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At yan po ay walang pasubali at walang alinlangan tinupad ng Panginoon. Kaya po tayo ngayon, narito pa lang sa lupa, amen, ay nakakalasap na ng kaligtasan galing sa Panginoon. May mga sitwasyon na tayo po ay mapapahamak na. Amen. May mga sitwasyon din natin kayang ating dinaranas, pero ang Panginoon nandoon, present, mga kapatid, sa buhay natin na tayo po ay kanyang tinawid sa kapahamakang nakaabang sa atin. Hallelujah. Ang kanyang kabutihan ay nahayag sa kanyang, amen, tinatawag na pagtitiis. Amen. Gaano ba nagtiis ang Panginoon nung siya, mga kapatid, ay pinahirapan ng tao? Napakaraming tiniis ng Diyos. At alam niyo po, tiniis niyang lahat yon dahil sa iyo at sa akin. Kung hindi niya tiniis yon, mga kapatid, wala tayong kaligtasan. Kung ang pagka-Diyos niya, mga kapatid, ang kanyang pinatunayan at kanyang ginawa nung siya narito sa lupa, patay na tayong lahat. Diba? Wala na, mga kapatid, ang mundo. Wala na ang tao. Kung siya, makapatid, ay sinunod ang utos ng magnanakaw nung siya nakapayubay sa krus at sinabi ko, ikaw anak ng tao, iligtas mo yung sarili. Diba? Yung isang magnanakaw doon, makapatid, hallelujah. Siya po, makapatid, ay sinusumbatan. Diba anak ka ng Diyos? Bakit sarili mo din mailigtas? Pero hindi po yon ang layunin ng Panginoon. Ang layunin ng Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan, ay maligtas tayo. Kung yun ay ginawa ng Panginoon, bumaba siya doon sa krus na yun, mga kapatid, ay baka gunaw na ang mundo noong mga panahon na yun. Pero ang Diyos po ay mahaba sa kanya pong pagtitiis. Diba sabi ng 2 Peter 3:9? Amen? The long suffering of God, hallelujah, ang Diyos daw ay mapagpahinuhod na hindi niya ibig ng sino may mapahamak, kundi tayo ay makaabot sa pagsisisi. Kailanman ang Panginoon hindi nagkukulang. Kailanman ang Panginoon na hindi bumibigo. Kaya po ang kanyang kabutihan ay nahahayag nung siya po ay nagtiis sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kanya po, mga kapatid, pinigilan ang kahatulan na dapat pong sa atin ito ipataw. Dapat tayo hatulan sapagkat tayo po may kasalanan. Diyos wala.
Pero kanya po itong pinigilan, kanya po ito mga kapatid, hallelujah, hinadlangan. Upang tayo hindi mahatulan, kundi tayo makaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Ikinilagay niya ang kanyang sarili na bigo, mga kapatid, sa kasalanan. Kanya pong, amen, inako ang kasalanan natin at tayo po mga kapatid ngayon, hallelujah, dahil sa kanyang pagtitiis, ay nagpapasasa ng kanyang walang, amen, walang kaparis, mga kapatid, na pag-ibig. Uncomparable love, mga kapatid. Kaya dapat nating maunawaan ng kanyang kabutihan. Hello? Praise God. Hallelujah. Amen. Itong eternal investment natin ay ang kanya po, mga kapatid, kayamanan ng kanyang kabutihan. One of our eternal investment must be the richness of His goodness. Mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Maunawaan natin na itong kanyang kayamanan ng kanyang kabutihan ay magdala sa atin lagi sa kapakumbabaan. Maghatid lagi sa atin na kung wala siya ay wala tayong magagawa. Makaunawa tayo mga kapatid, hallelujah, ang kayamanan ng kanyang kabutihan ay mag, amen, must lead us to repentance. Must lead us mga kapatid, without Him we can do nothing. Kaya, gano'n natin, paano natin matatanggihan ang kabutihan ng Diyos? Sabi nga ni Haring David sa Awit 116 verse 12 o 116 mga kapatid, verse 12, ano ang maibabalik ko sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Wala. Wala tayo mga kapatid, maibabalik sa Diyos. Kung hindi, hallelujah, lagi natin mga kapatid alalahanin na napakabuti niya. Di ba may awit tayong sasabi, it's so good to remember the goodness of God. Hallelujah. Ta kanyang kabutihan ay magpakahiwalan kailanman. His mercy endureth forevermore. Hallelujah. Inaabot niya saan man tayo naroroon, sino man tayo. Hallelujah. Upang tayo mga kapatid, amen, ay maging tagapagmana ng kanyang walang hanggang kabutihan. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon mga kapatid. Minakala natin ang ating mga katayuan sa buhay ay pwede natin ipantay sa kanyang kabutihan, wala pa yan sa nikatipig. Hallelujah, na halaga na atin pong maibalik sa Panginoon. Number one, mga kapatid, eternal investment is His, the richness of His goodness. Ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Number two, mga kapatid, eternal investment is the richness of His grace. Ang kayamanan ng kanyang biyaya. Biyaya. Alam nyo, ang biyaya, pag sinabing grace, wala ka ni anumang halaga na iniambag dito, kinontribute dito. Wala ka ni anuman, mga kapatid, na halagang kaya, amen, ibahagi dito. Sapagkat ang biyaya pong yan, libreng binigay ng Panginoon. Napakayaman po ng biyaya niyan. The more na tayo ay nagkakasala, the more na lumalawak ang biyaya. Alam nyo, ang biyaya para karagatan. Yung karagatan, makapatid sa po yung reservoir. Alam nyo yung reservoir? Diba? Alam ni Sister Shade yung reservoir. Yung parang dagat na yan po ang pinakanghantungan ng lahat ng dinadaluyan ng tubig. Imbakan. Yan. Reservoir. That is the grace of God. May binanggit sa Bible, sabi doon, gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganun mga kapatid, hallelujah, ang kanyang kapatawaran. Sapagkat si Kristo po ang ating dakilang manginibig. Amen. Siya po mga kapatid ang tapat na umibig sa atin. Amen. Ang biyaya po ay isang napaka, ano bang Tagalog sa wonderful, kamanghamangha. Amen. Na ito mga kapatid ay umaabot sa atin anuman ang ating kalagayan. Si Pablo po ay nagsabi sa 1 Corinthians 15 verse 10, ako'y naging ako dahil sa biyaya ng Diyos. Sinabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10, I am what I am because of the grace of God. At yun po mga kapatid ang lagi nating alalahanin na mayaman po sa biyaya ang Panginoon. Pag sinabi kasi natin biyaya, akala lang natin ay pagpapalang material. Hindi po. Hindi po yan nabubukod lang sa pagpapalang material. Ang biyaya po ng Diyos, hallelujah, katulad ng kapatawaran. Yan po isa sa biyaya ng Panginoon. Kaligtasan. Amen. Pag-ibig niya.
Napakayaman po niyan. Dahil yan po hindi nababago. Hindi po yan nababawasan. Hindi rin nagkukulang. Ganun po ang biyaya ng ating Panginoon. Isang salita, mga kapatid, na kala lang natin ay kataga. Amen. Na pwedeng pakahulugan sa diksyonaryo. Pero ito po ay punong-puno ng pagmamahal, kahabagan, hallelujah, at katapatan. Tatlo, mga kapatid, ang nilalaman po ng biyaya ng Panginoon. Pagmamahal, kahabagan, at saka katapatan. Mayaman po ang Diyos yan. Mayaman po ang Diyos dyan. Kaya gaanong sino ka man, gaano mang kalaki, sabi nga ng Isaiah 1:18, gaano man kapula ang iyong kasalanan, ito'y papuputiin ng Diyos katulad ng isang niebe. Alam niyo po yung snow, di ba? Yung snow, mga kapatid, bulak na lang. Ang isang bulak ay maputing-maputi. May sinabi po ang Isaiah 1:18, gaano man kaitim, kasing itim man ang put ng kawali ang iyong kasalanan, yan po ay kayang paputiin ng Panginoon. Dahil po sa kanyang kayamanan, sa biyayang ito na binigay sa atin. Ang salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na wala tayong makikita pang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon. There's no other Savior, sapagkat pag sinabing Savior, siya lang po yung kayang magligtas sa atin. At meron lang tayo isang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat doon sa Ephesians chapter 2, atin pong makikita doon kung paano niya po ginampanan ang pagiging isang tagapagligtas. Siya ay nandun sa langit, pinupuri, sinasamba ng laksa-laksang anghel, bumaba siya dito sa lupa, nag-anyong alipin, amen, pinakamababang uri ng alipin, upang ikaw lamang, makapatid, ay matubos sa kasalanang nakapataw sa atin. Hallelujah. Kaya ang biyayang ito, amen, ang ating pong saklolo, tandaan niyo po, mga kapatid, it is not just by a mere word or by a word itself na pwede natin pakahulugan sa abot ng ating makakaya. Pero ang biyaya pong yan ay nasasaklaw ng tatlo. Tatlo, mga kapatid, na nilalaman. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang halalukahabagan, at ang kanyang katapatan. Ganun po ang Diyos sa kayamanan ng biyaya, mga kapatid. At nawa, ito pong biyayang ito ay laging magpanauli sa atin at magbumuhay sa atin, magbigay ng kalakasan sa atin, maging saklolo natin sa oras ng kagipitan. Ang biyaya ng Panginoon nandyan available. Hallelujah. Ang atin lang pagkukulang ay hindi po natin ito lubos na minamagnify. Hindi po natin lubos, mga kapatid, na ito ay binibigyan ng halaga. Hallelujah. Hindi po natin ito pinagtutuunan, mga kapatid, ang buong puso. Pero kung atin po ito talagang gagamitin sa ating panalangin, iparamdam nawa ng Panginoon sa atin kung gaano po kayaman ang kanyang biyaya. Hallelujah. Kay buti ng Diyos, mga kapatid. Sa oras ng iyong kagipitan at sa oras, mga kapatid, ng ating, hallelujah, kapahamakan, sa oras, mga kapatid, na wala na tayong magagawa, sa oras, mga kapatid, na tayo ay suko na, ang biyaya ng Panginoon ang umaahon sa atin, ang nag-aangat sa atin. Purihin po ang Panginoon. Yan po ang pangalawang eternal investment, the richness of His grace. Number one, the richness of His goodness. Amen. Hallelujah. Wala pong ibang kabutihang makikita sa atin, sapagkat wala pong matuwid sa atin, wala kahit isa. Sa totoo lang, walang mabait na tao. Amen? Sabihin natin, napakabait ni ganito, pero mga kapatid, nawa ang sukatan ng kabaitan ng tao ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Dawa, mga kapatid, maging sukatan natin, gaano ka man kabait, huwag mong aangkining mabait ka. Kasi naging mabait ka lang dahil mayaman ang Diyos sa biyaya. Dahil kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, nasaan ka na? Nasaan na ako? Praise ka. Nasaan ang bawat isa sa atin? There's nothing good about anyone, about each other, about ourselves. Walang ibang mabuti sa ating mga buhay, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Naway maging ating katwiran yung katwiran ni Pablo. Ako'y naging ako. I am what I am because of the grace of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We have been walking according to the course of this world. Tayo may lumalakad, mga kapatid, sa
sa masalimuot ng mundong ito, tayo man mga kapatid, anumang sitwasyon ang ating pinagdadaanan, gaano mang kahirap mga kapatid, anumang naghihintay sa ating kinabukasan o kaliwanagan ng ating pong mga amen, mga trabaho o ang ating pong profesyon, hallelujah, there is nothing secure, there is nothing that give us security than the grace of God. Hindi natin maaasahan yung mga ganun bagay. Sa totoo lang, sapagkat yun mga pasamantala lang. Maging sigurado tayo, maging secure tayo dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kay buti ng Panginoon, mga kapatid. That will forever be the objects. Yung dawa, mga kapatid, ang maging atin pong forever, walang hanggan. Ginawa, mga kapatid, ang siyang tunay, mga kapatid, na magbigay sa atin ng walang katapusan. Amen. Na bahagi ng ating buhay, ang ating kabutihan. Tandaan niyo po, katayo ay naging mabuting tao lang dahil sa biyaya ng Panginoon. And the last, mga kapatid, the richness of His glory. Ang kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Unang-una, pinangako na niya ng Panginoon dun sa John 3:16. Ano pong sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino man sa Kanya sumampalatay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. It was already settled and promised by God that glory that shall be revealed when the moment, mga kapatid, God caught us on the day of rapture. Sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon, inagaw tayo ng Diyos sa mundong ito, doon niya hahayag ang kaluwalhati, ang hindi kayang tingnan ng mata, hindi kayang, hallelujah, hawakan ng kamay, hindi kayang makapatid pakinggan ng tenga, ang kaluwalhatiang ihahayag ng Diyos pagdating ng araw. He is rich in glory because He reigns, amen, and He's the owner of eternal life. God dwells in eternity. That is why tonight, God wants us, hallelujah, to give or to have this eternal investment. Huwag kang mag-impok ng kayamanan. O nga mga kapatid, you have a career, you have a profession, you have a job, you have something mga kapatid na papakinabangan sa buhay na ito. Pero lahat ng yon ay mauwi sa wala. Yan po totoo. Hallelujah. Sometimes, hallelujah, we are so much involved or so much mga kapatid, hallelujah, serious about our anything in yes. Amen. That would end in the near future. Yan po yung magtatapos, mga kapatid. Ano man ang ating relationship in our family, ano man, mga kapatid, ang ating katungkulan bilang magulang, ano mang pangsamantala sa buhay na ito, lahat po'y magtatapos. Pero ang mananatili po ay ang inimpok natin sa doon sa kaharian ng Diyos. What is more important is our eternal investment in heaven, and that is in the glory of God. Someday, you will leave this world. Sabi nga mga kapatid, meron pong kantang yan eh. Hallelujah. We are just passing through. Dumadaan lang tayo sa buhay na ito. Ito po'y nangangahulugan sa ating mga kayamanang walang hanggan. Kayamanang walang hanggan. Sapagkat sinabi po ng Bible sa Romans 8:17, tayo ay tagapagmana ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Meron kang inaasahang kayamanan sapagkat ikaw ay anak niya na kung anong meron siya, ibibigay niya sa iyo pagdating sa kaluwalhatian. Kaya ang ating pag-asa hindi lang dito sa lupa. Ang ating pong tinitingnan, mga kapatid, hindi lang dito sa lupa. Hindi po tayo nainggit doon sa mga tao. Dapat hindi tayo mainggit doon sa mga taong meron dito sa lupa. Yung pong nais ko pong sabihin sa atin. Kasi minsan, naghihinanaki tayo. Kasi minsan, mga kapatid, nasasaktan tayo. Amen? Dahil tinitingnan natin yung ating sarili sa ating kapwa na meron samantalang ikaw ay wala. Pero alam nyo, mga kapatid, dapat pong ang hit na atin pong tinitimbang sa buhay natin ay meron tayong kaluwalhatiang hinihintay sa Diyos.
meron tayong hinihintay sa Panginoon. Pagdating po sa parting yan, mga kapatid, yun ang ipagmalaki natin. Yun ang ipagmalaki natin. Huwag ka, mga kapatid, hallelujah, magtampo, mga kapatid, o huwag ka, mga kapatid, amen, managhili doon sa mga tao, mga kapatid, na may magandang gamit, amen, ganun, mga kapatid, pero tandaan nyo po, mas itingala mo ang iyong mata sa taas sapagkat ang pag-asa mo hindi lang dito sa lupa. Darating ang araw, magiging tagapagmana ka ng Panginoon. At kung anong walang hanggang kanyang tinitirhan, magiging iyong tahanan. Diba sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, ako ay aakyat doon sa taas upang ipaganda kayo ng inyong dakong kalalagyan. John chapter 14. Diba? Amen. At kapag tayo na ipaghanda na roon ng Diyos ng ating kalalagyan doon, tandaan nyo po, ang bahay natin sa taas ay mansyon. Hello? Diba? We have a mansion over the hilltop. Somewhere up there, somewhere beyond the blue, there's a mansion for you and me. Yun ang pangako ng Panginoon sa John 14. Kaya nga po, habang tayo gumagawa rito sa lupa, ginagawa ng Panginoon ang bahay mo doon. May awit tayo, ang bahay ko sa langit, humikislap-kislap. Ang bahay ko sa lupa, umuuga-uga. Diba? Do not, hallelujah, do not be more, amen, do not, mga kapatid, accept that failure that you have no, amen, that you have no place here on earth. Nalulungkot tayo minsan, mga kapatid, o tao ka lang, pero ang iyong pag-asa, ilingon mo doon sa taas na meron kang mansyon sa kaharian ng Diyos. Gumawa lang tayo sa ating Panginoon. We are heirs together of God. At ang kayamanan na yan ay tatanggapin natin, hallelujah, when the saints go marching in, tatay kinuhan ng Panginoon, we are, makapatid, hallelujah, look not just on creation, huwag tayong tumingin doon sa mga nilalang lang ng Panginoon. Oo, at atin po i-magnify ng Diyos ay talagang a creator of heaven and earth. But those creation of God, hallelujah, e minsan kasi, tinitingnan natin yung mga bagay na nakikita ng ating mata na naging sanhi ng ating pagiging antag doon sa envy, inggit. Pero mga kapatid, tingin mo ng tagusan ang iyong mata sa kaluwalhatian, mahayag sa iyo pagdating ng araw. Hallelujah. Ang kayamanan natin, mga kapatid, hindi lang dito sa lupa. Kung meron man, lalo natin tayo pag-impok, mga kapatid, para lalo po tayong pagpalain ng Diyos. Diba? Kung meron ka mang kakayanan, amen, na meron kang tinatangkilik sa buhay, pag sinabing tinatangkilik yung mga possessions mo, kung ikaw ay merong magandang bahay, kung meron ka, mga kapatid, magandang sasakyan, kung meron ka, mga kapatid, na maluwag sa pananalapi, lahat po ng yan ay ipagamit mo dito sa lupa. Sapagkat sa pamamagitan noon, nag-iimpo ka doon sa langit. Amen. Nag-iimpo ka doon sa langit. When, hindi lamang yung meron, pero may pagkakataon ka at pinagpala ka ng Diyos, tandaan mo, ang investment mo ay hindi butas. Ang pera mo sa bangko ay nauubos. Amen. Ang pera mo sa bangko ay nababawasan. Pero ang iyong kayamanan doon sa langit habang ipinaglilingkod mo dito sa lupa ay lalo po ito dumadami at nananagana sa kaharian ng Diyos. Sa gabing ito, mga kapatid, amen, creation will just look on temporary, but the glory of God will rest forever and forevermore. Ang mga nilikado ng Diyos, mga kapatid, ay nakatingin lang sa pansamantala. Pero ang kaluwalhatian ay mamamahingalay magpakailan-kailanman doon sa piling ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, ito po yung ating i-invest sa Panginoon, eternal investment. I-invest natin ang kayamanan ng kanyang kabutihan. I-invest natin ang kayamanan ng kanyang, anong pangalawa? Kayamanan ng kanyang biyaya. I-invest natin ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. These three internal investment
ay gagawin natin hindi po dahil sa sukatan ng ating pong hallelujah, pagkatao. Kundi ito po ay ang pananampalataya, pag-asa, pagmamahal sa Diyos, ang gagawa, katapatan, upang ang tatlo pong itong hanay ng walang hanggang pag-iimpok ay atin pong patuloy, mga kapatid, na iimbak sa kaharian ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay may nakuha tayo sa kanyang mga salita. Huwag natin laging tingnan yung ating mga limitasyon sa buhay. Alam ko po na sa panahon ngayon tayong lahat ay nagtitiis. Man, tayo pong lahat ay nakakaranas ng pagtitiis. Pero meron pong binanggit ang Romans 8:18. Sige po, atin pong basahin ang Romans 8:18. Pakibasa mo nga, Sister Shane, sa Romans 8:18. Ito po ang ating verse sa gabing ito. At kung nais po natin itong going memory verse, pwede rin po. Romans 8:18. Philip, please read. For I reckon, o sapagkat napatutunayan ko, sige po, basahin po natin lahat habang babasahin po ni Sister Shane ang napakagandang pangako ng Panginoon. Wait lang po, Pastor. Okay, sige. Take your time. Romans 8:18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi na karapat dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Yan. Napakaganda po, di ba? Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. We are all experiencing suffering. But mga kapatid, hallelujah, let us ask God to give us patience and to look upon the glory that is much, hallelujah, greater than what we are experiencing, what we are suffering right now. Alam ko, bawat isa sa atin na hindi pwedeng hindi dumaan sa pagtitiis. Diba? Lahat po tayo ay tinuturuan ng Diyos na magtiis. Hallelujah. Ngunit tandaan po natin, lahat ng yepang samantala lamang. Hindi po yung kayang itumbas nung tinitingnan nating mapalad na pag-asa na tayo po ay makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ginawa, mga kapatid, ang dumurog sa ating mga puso. Yun, mga kapatid, ang yakapin natin. Huwag natin, mga kapatid, indahin yung ating pong mga pansamantalang dinadana sapagkat lahat pong iyay magtatapos. Magtatapos po yan. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan, yakapin natin ang pangako ng Panginoon. Manalangin tayong buhay sa Diyos. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, na hallelujah, meron talagang, amen, bigat sa ating mga puso, Panginoon. Wala kaming inaasahan kundi Ikaw. Praise the Lord. Yun po ang ating gawin sa buhay na ito, mga kapatid. Whenever God give us a time to pray and to talk to Him, mga kapatid, make it precious. Gawin po natin itong napakahalaga. Amen. Huwag kang mga kapatid, matangay ng mga bagay, mga kapatid, sa paligid mo. Kapag nanalangin ka sa Panginoon, do it heartily. Do it heartily. Gawin mo itong talagang tao sa pusong may pagtitiwala. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo natitinag ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong panalangin. At tandaan niyo pong pangako ng Panginoon, hindi babalik sa Kanya ang Kanyang mga salita ng walang bunga. Sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah, let us have eternal investment that no one can destroy, that no one can, hallelujah, amen, that hindi po ito kayang nakawin sa iyo, hindi ito kayang agawin sa iyo sapagkat yan talaga ang iyong kayamanang tinuturing. Wala ka mang kayamanan dito sa lupa, pero mang kayamanan sa langit ay meron tayo. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. I can feel God. Hallelujah.
amen in our midst tonight. And God is confirming us, tayo po ay sinasang-ayunan ng Panginoon na sa gabing ito, alam niya kung sino ang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Kilala ng Diyos, mga kapatid, ang anak niyang tunay na nagtitiwala sa Kanya. At nawaramdam natin sa puso natin niya, Panginoon, sa mga pinagdaanan ko, wala akong pinanghawakan kundi ang katapatan. Sapagkat siyang nangako, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. And that is, mga kapatid, hallelujah, a living testimony na sa gabing ito, nananatili ka sa kamay ng Panginoon. Nananatili kang buhay, malakas, nananatili kang gumigising sa umaga, nananatili ka nakakaraos maghapon, tingnan nyo, Sabado na naman bukas. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Kaya po, kung may pagkakataon tayong magsimba po sa Sunday, magsimba po tayo at ipahayag natin ang ating bukal na pasasalamat sa Panginoon. Good evening, everyone, and may God bless us. Salamat pong muli sa inyong oras. Amen. At atin pong asahan na ang Diyos, hallelujah, ay may ganting, amen, may ganting-gantimpala sa atin. Hallelujah, sa pagmamahal natin sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin sa pangkalahatan. Amen. At sino man po ang nais pang magdagdag ng prayer request, pwede po nating sabihin sa gabing ito, mga kapatid. Praise the Lord. Okay. Sister Sylvia, meron po ba kayong nais na atin pong dalhin sa panalangin sa gabing ito? Wala po kayong sound? Paki-open po yung sound nyo. Yung audio nyo po nakasara. Hello, Pastor. Hello po. Opo, hindi po yung sa lahat yung gamitin kami ng Panginoon sa gawain, Panginoon. Okay po. Pwede na po ba kaming makapagsimba? Maka ito pong katapusan ng November, uwi kami niya. Sige po, sige po. At magkita-kita po tayo, baka uwi. Nasa Bulacan po kami ngayon, Sister Sylvia. Apo. Dadating po si Ma'am December 8. December 8. Sige po at pray po natin sa Panginoon na tayo magkasama-sama sa gawain po ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Meron pa po bang nais mag-open ng prayer request? Sister Sally, magandang gabi. Magandang gabi po, Pastor. Good evening. Apo. Sister Rachel, Sister Rhea, magandang gabi sa inyo. Good evening po, Pastor. Good evening, Sister Christina. Amen. Ating po mga kapatid na ngayon po ay kasama natin sa gawain ng ating Panginoon. Okay, atin pong dalhin sa panalangin ang lahat ng kahilingan natin. Hindi man po nyo na voice out ngayon, pero alam po ng Panginoon ang ating mga puso na tayo po ay meron pong nais dalhin sa paanan niya sa gabing ito, mga kapatid. God bless you all, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, Diyos na banal, Ikaw, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Hala, Ikaw, the Diyos na tapat sa iyong pangako. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah na kami po, O Diyos, ay lagi mong binibigyan ng oras para po tumawag sa iyo at magtiwala. Sa gabi pong ito, Panginoon, kami po ay humihingi sa iyo ng kapatawaran sa anuman pong aming nasabi, sa anuman, Panginoon, aming naisip, sa anuman, Panginoon, aming nagawa na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami, Amang Banal, at linisin mo kami ng banal na dugo upang, O Diyos, hallelujah,
kami po ay makasumpong, Panginoon, ng biyaya sa iyo pong harapan. Panginoon, nababatid mo, O Diyos, ang pangangailangan po at dalangit sa mo, Panginoon, ay mga anak na wala po itong lingid sa iyo, Panginoon, sapagkat ang aming mga puso ay hayag sa iyo sa gabing ito. Anumang nilalaman ito, Panginoon, pangangailangan, ikaw, O Diyos, ang hiniling namin na umabot ng iyong pagpalang kamay at ikaw, O Diyos, hallelujah, ang magbigay sa amin, Panginoon, ng katagumpayan at kasagutan, Panginoon, sa iyong mga dalangin. Sa oras pong ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo si Lola Tess, ang nanay po ni Sister Grace, na dumadaing po siya ng sakit ng ulo, Panginoon, sakit ng katawan, O God. Lord, naniniwala kami sa iyong dugo. Hallelujah, sa buhay mo, Panginoon, kapangyarihan ito. Hallelujah, na sa pamamagitan ito, kagalingan, Panginoon, ay hatid mo sa iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, buhos mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Ipunas mo, Panginoon, sa mga anak mong may karamdaman. At ikaw, O Diyos, ang magbigay ng kagalingan. Hallelujah. Ganyan din po kay Brother Diloy, na patuloy, O Diyos, na humihingi ng lubos na kagalingan, Panginoon, sa kanya pong, hallelujah, nararamdamang physical, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, ikaw ang nakakaalam ng mabuti sa amin. Ikaw ang nakababatid, O Diyos, sa higit namin pangangailangan. Hindi ito, Panginoon, dahil lang sa material na bagay, kundi nais namin gumawa ang iyong kahabagan. Gumawa, O Diyos, sa kayamanan ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan at ng iyong kaluwalhatian. Sa aming panalangin na maging nilalaman nito upang ikaw, Panginoon, hallelujah, ay malugod sa aming mga kahilingan. Gayun din po, O Diyos, hallelujah, ang asawa po ni Sister Shane, Brother Vic, Panginoon, dumadaing din po ng sakit ng ulo at katawan. Panginoon, sa oras ng ito, patunayan mo, Panginoon, ang dugo mo ay buhay. Tinubos mo kami dito, Panginoon. At ito ang malaking magagawa, Panginoon, malaki, Panginoon, ang magagawa upang kami magtamo ng kalayaan, Panginoon, sa anumang aming pinagdadaanan. Also, I pray for my wife, Sister Nina, Panginoon. Lord, hallelujah, let your healing power be upon her body, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, sa mga supplement, Panginoon, na maging daan at instrumento ng iyong kagalingan. Because we believe, Lord Jesus, that you are the God that healeth us. Ikaw ang aming dakilang magagamot. Pinangako mo sa iyong mga salita ng kagalingan, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo. Hindi po sa mga gamot, sa doktor, hindi po sa ospital, Panginoon, hindi po sa science, kundi, O Diyos, ang kagalingan po ay pinangako mo sa iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, tataas ko po sa iyong bawat isa sa iyong mga anak. Hallelujah. Ikaw po, O Diyos, patuloy na mag-supply at mag-provide ng aming mga pangangailangan. Sapagkat kami nabubuhay lamang dahil sa iyong katapatan, wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo. Patuloy na kami sa iyo maasa. Araw at gabi, Panginoon, tumatawag kami sa iyo. Araw at gabi, O Diyos, ayos namin, O God, na hallelujah, makipag-ugnay sa iyo. Ayos namin maging precious at hallelujah, importante at mahalaga, Panginoon, bawat sandali, Panginoon, ng amin pong pakipag-isa sa iyo. We pray, O God, hallelujah. Katulad mo, Panginoon, ganapin, O Diyos, ang layunin mo sa gawain mo sa Alaminos. Ikaw, O Diyos, sa magpala. Hallelujah. Patuloy namin dinatalangin ng bahay tahanan mo, Panginoon, ay patayo, Panginoon, sa pamamagitan, O Diyos. Ikaw ang siyang mag-finance, Panginoon. Nagagamit patuloy, Panginoon, na magiging instrumento mo. Lord, we also pray sa kahilingan po ni Sister Tina, Panginoon, na sila po ay pagkalooban mo ng pagpapalang, hallelujah, sa sakyan, Panginoon. Ito po, Diyos, sinayon lamang sa aming mga puso. Panginoon, kami magiging mabuting katiwala. Gamitin mo kami, Panginoon. Lagi mo, Panginoon, O God, halalusurin ang aming mga puso na ito'y tama mo, Panginoon, sa tamang kondisyon. Ano man panghihilingin namin, O God, hindi para sa aming sarili, kundi para po, Panginoon, sa ikararangal na yung dakilang pangalan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming gawain sa Sunday. At ask ko po sa iyo, Panginoon, kumilos ka, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon. Kumilos ka sa salita mo. Kumilos ka sa bawat isa na dadalos yung gawain. Hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang siyang aming halalo magiging sentro, Panginoon, at maging layunin, sasambahin, Panginoon, buong katotohan, buong puso. Salamat po sa gabing ito. Ingatan mo po kami sa aming pagtulog.
Hallelujah. At ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy, Panginoon, na hallelujah, hallelujah, sumubaybay sa amin, tumaruga sa amin sa darating na araw at sandali. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin. Lahat ng ito binabalik ko sa iyo, sa iyo makapangyarihang pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.